everyone, I'm Mayang and welcome to my channel. Anyway, pag-uusapan natin today kung ano yung mga murang gamit for vlogging. Dahil wala tayong budget, hindi pa po natin afford yung mga pangmalakas ang ginagamit ng mga professional vlogger na pang-vlog nila, no? So, standby lang po kayo guys dito sa aking channel. Dito na po kayo mag-canvas para alam niyo po kung ano yung mga murang gamit na i-share ko po sa inyo. So, ayan, let's start na. Anyway, guys, ipapakita ko po sa inyo yung aking ginagamit pang vlog na namura ko lang po siyang nabili. So, ito, nakaset na po siya. 200 pesos ko lang po siya nabili. Actually, dito ko lang po siya nabili sa malapit sa amin, sa palengke. Meron kasing nagtitinda ng mga cellphone accessories. So, marami po doon ano, ganito, gorilla tripod. Walking distance lang po ako. So, sa halagang 200 pesos, meron na akong gorilla tripod na set, no? Yun nga lang, maraming picks sa Shopee and Lazada na bukod po siya. Hindi po sila set, no? Magkaiba po sila ng price, no? So, ang tip ko po sa inyo, ang bilhin nyo tripod may kasamang cellphone holder. Yan, para set na siya at makatipid kayo. Kasi kung paisa-isa pa kayo ng bili, bibili kayong gorilla tripod, cellphone holder, magkaiba ng price, magagastosan po kayo. Lalo na sa pagde-deliver, mag-a-add pa kayo. No? So, anyway, ang kagandahan po na itong gorilla tripod, flexible po siya. Pwede po siyang isabit kung saan-saan. Pwede rin sa stand ng ring light, sa kung saan man yung pwede siyang sabitan, sa bintana, sa sasakyan. No? Ayan siya. And then, steady lang po siya. Hindi po siya naro-rotate, hindi rin po siya na twist or napapatumba, mga ganun. So, kumbaga, yung cellphone nyo, kailangan nyo pang tanggalin kapag gusto nyo baguhin yung, ano niya, yung position niya, kung gusto nyo ng pahaba or patayo. Kayo na po yung mag-a-adjust. So, eto, ipupush nyo lang po siya pataas and then pwede nyo nang ilagay ang inyong cellphone. Guys, meron ako napansin dito sa cellphone holder ng gorilla tripod, no? Kung gusto mo po siya ipatayo, hindi rin pwede. Oh, no! Kasi parang ang ikse niya, ang hirap, ang laki ng cellphone, yun. Parang sa maliit na cellphone lang siya, no? So, bumili ako ng bagong cellphone holder. So, Olanzi rotatable mount holder and clip mount with adapter. Ayan. So, kaya ko siya nagustuhan dahil marami siyang paggagamitan, no? So, maraming pakinabang itong Olanzi na to. Ito yung back niya, ito yung front niya. So, ito yung mga kamay niya, dalawa, right and left. So, meron po siyang pindutan dito, guys. Ayan. Ang kagandahan po nito, guys, madali lang siyang i-pull. Nakita niyo? Pipindutin po siya sa una, no? Sa pangalawa po, hindi niyo na po siya kailangang pindutin. Ayan. I-close na lang po siya, no? So, kapag ilalagay niyo po ang inyong mga cellphone, kayo na po magtansya kung hanggang saan yung kaya niyang ipitin. Kung hanggang saan yung kaya niyang hawakan yung cellphone, no? So, ayan. And then, ang agandahan po nito, may 2-in-1 na siya, meron siya pang, pwede rito ilagay yung LED light, pwede rin ilagay rito sa yung microphone sa kabila. So, na siya, 2-in-1, no? Bala ko bumili ng ball head, pero siguro hindi na kasi rotatable naman siya. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. Ayan. So, ito guys, ikakabit nyo na siya sa gorilla tripod. At kaya ako bumili nito kasi yung isang way lang siya, di ba? Kumbaga, tatanggalin mo pa yung cellphone mo para mabago lang yung position niya. So, ito hindi na kailangan, no? Ito, higpitan nyo lang po siya, guys. Ayan. So, ayan guys, pwede siyang patumba, pwede yan, paliyad, no? So, ayan, dalawang klase yung pwede niyang paglagyan ng accessories pang vlogging, no? So, meron siyang pang LED light and meron siyang pang microphone. Ayan, ang ganda niya guys, diba? Ito po yung sample ng mount holder ng Olanzi. Ipapatong nyo na lang po ito sa table kung magbibideo po kayo, no? Pwede mo siyang iside. Pwede nyo rin po siyang patayo.
Okay na okay siya, di ba? So, ito yung kagandahan dito sa Olanti, mouth holder. Actually, maraming mga ano eh, mouth holder, iba-ibang klase. No? Pero ito yung nagustuhan ko. Kung pipili po kayo ng mouth holder, yung nalalagyan na ng microphone at saka ng ilaw. No? Kailangan nyo kasi yung ilaw kapag yun, pag inabutan kayo ng gabi. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung klase na sinasabi kong ilaw. So, wala pa kung, hindi pa ako nakakabili noon. So, ito na lang. Tingin na lang po kayo sa picture. Yan. Ito yung LED light ng ginagamit sa pag-vlog. So, ayan guys. Importante po yan na meron kayong LED light para pag inabutan po kayo ng pag-vlog sa gabi, meron kayong mga gamit na ilaw. Kasi, kapag madilim na, hindi na makikita ang inyong mga mukha sa camera. So, kailangan nyo po yan. Importante po yan para sa mga nag-vlog. So, ayan guys. And then, hindi mabubuhay ang inyong video kung walang microphone. Papakita ko naman po sa inyo yung anong microphone na meron ako na mura ko lang siyang nabili. So, I'm so excited na ako guys dahil magandang-maganda ito, ang cute-cute niya, no? Actually, guys, nakakabit siya ngayon sa ginagamit kong cellphone. Nakakabit siya ngayon para malakas yung aking boses kasi dito lang ako sa bahay nagba-vlog. So, hindi naman siya masyadong makulob yung bahay namin. Open yung mga bintana, yung mga pintuan, yan. So, gumamit ako ng microphone para malakas yung aking boses, malakas ang volume niya. Ngayon, tatanggalin ko po yung microphone para ma-check nyo kung ano yung difference nilang dalawa. Para matry nyo na rin at makita nyo yung siya. So, tatanggalin ko siya ngayon sa aking cellphone para ma-test nyo na rin at ma-check nyo kung gaano kaganda ang quality nito. Papakita ko na po sa inyo ang sinasabi kong microphone. Ta-da! Ang cute-cute niya. No? So, guys, malit lang siya pero ang ganda ng quality niya. Ang lakas ng volume niya, ang ganda ng boses niyo. So, binili ko to ng set siya. Ganun! O, diba guys? Binili ko siya Shopee yata o Lazada. Hindi ko na matandaan kung Shopee o Lazada. Pero, yan, doon ko lang in-order yan. So, syempre, mayroon nabibili naman na wala siyang kasama nito. 160. Syempre, kung ako sa inyo, tip ko, bumili kayo ng partner na siya. Kasi partner na talaga siya. Bumili na po kayo ng mini microphone na nakaset na para hindi po masyadong magastos, no? Alam nyo ba, guys, kung bakit set na yung pinili ko? Kasi importante po itong gamitin. Pag yung gamit nyo lang sa pag-vlog, microphone lang at sa labas kayo group nag-vlog, marami po siyang mahahagip na boses, ingay. So, marami siyang mahahagip na ingay-ingay ng sasakyan, ingay ng mga chismosa, ingay ng mga nag-aaway sa kanto, mga nagmumura, mga nag-uusap-usap na kung sino man yung pinag-uusapan nila. No? So, guys, ayan. So, kung sa labas po kayo magbablog, kailangan nyo talaga na itong dead cut. Tawag rito dead cut eh. Yung Boya microphone, mayroong kapartner din ng dead cut eh. So, kung ako sa inyo, kung bibili po kayo ng microphone, kailangan set na kasi kailangan to. Importante to. Magpartner po talaga sila. No? So, ilalagay ko siya. Ayan, anak. Ayan, pwede ko ng pang-blush. Guys, ang cute niya, diba? So, ginagamit po itong dead cut kapag maingay lang yung, kaya kunyari may ugong yung electric pan, may tumutunog yung electric pan, ayan, ginagamit po ito pang cover para hindi makahagit ng mga ingay sa paligid, ayan. So, kaya kailangan na importante ito, kailangan nyo ng partner yung mic na yan. So, actually, mayroon sa Lazada at Shopee na isa lang yung nabibili, ito lang, hindi sila partner, ito lang, 160 lang, tapos magkaiba sila ng price. So, syempre, tiyagain nyo lang mag-scroll. May makikita kayong makikita nyo rin yung set neto. Kasi karamihan dun, ganito lang eh. 160, hindi. Tapos bibili ka pa ng ganito, di ba? Magastos na naman, di ba? So, yung pares na rin po talaga ang bilhin nyo. Kasi kailangan puro may 2-in-1, 2-in-1, 3-in-1. Mga ganun bilhin nyo para isang, lahat ng kailangan nyo nandun na, no? So, ayan. Nakakukuha kayo ng tips. So, guys, ibabalik ko na pong itong microphone para medyo malakas yung boses ko. Ayan. Meron pa akong ipapakita sa inyo na last na nabili ko, no? So, pwede po itong gamitin for travel vlog. Lalo na kapag pupunta kayo sa mga location na maganda. Ayan. Kasi,
Ayan, papakita ko sa inyo. Siguro familiar naman po kayo sa paggamit nito, no. Syempre, yan, ilain nyo lang yan. Kapag magse-selfie po kayo, marami po kayo. Ayan, gamit, ayan, pahabain nyo lang ito. Ang kagandahan kasi nito, nasasakop niya lahat ng kapaligiran kapag magse-selfie ka. So, ang ganda ng background mo, di ba? Lalo na kapag maganda yung lugar na pupuntahan mo. Ayan, magagamit nyo po selfie stick para lahat kayo makuha ng camera, mahagip ng camera, di ba? So, ayan, ito ang kaganda ng selfie stick. Pag magse-selfie ka po mag-isa, ayan, paiksa nyo lang po. Pwede na po kayong mag-selfie mag-isa. Yun. So, malaking pakinabang din po ito, guys. Stick. Pero may nakita ko nito sa Lazada, no. May mga paa siya. Maganda. Kasi ito walang paa. Wala siyang, ano, hindi siya pwedeng iwanan mag-isa na nakatayo. Natutumbay. Natutumbay siya. So, yung nakita kong selfie stick, yung naghahanap ako sa Lazada and Shopee, meron siyang tatlong paa. So, pwede mo siyang itayo. Pwede mo siyang na-adjust siya. Pwede kayong mag-selfie ng hindi niyo po siya hawak. So, nakatayo lang siya sa isang tabi. So, ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Konti lang yung mga accessories ko na ginagamit sa aking pag-vlog. So, hindi niyo naman kailangan ng maraming accessories, guys, sa pagba-vlog. So, kung ayun, tip ko po sa inyo, kapag bibili po kayo ng mga gamit niyo pang vlogging, yung may 2-in-1 na mouth adapter, mouth cellphone holder, mouth adapter, mga ganun. Yung 2-in-1 na siya, tsaka yung microphone set na din. At tsaka yung miliring kayo ng mic, yan, set na siya para may protection din kayo kasi alam nyo mahirap pag nakakahagip ng maingay yung cellphone nyo, no? So ayan, yeah, kumpleto na ako ng set. Ang saya-saya. Masaya na ako rito, no? Sulit na sulit at talaga ng mga, no? Alam nyo na, may natipid ako, no? 600 pesos lang po lahat lang nabili ang nagastos ko rito sa aking mga gamit for my vlog. So, ayan guys, meron pa akong isang sasabihin sa inyo. Dahil nga wala rin akong budget, no? Wala pa tayong budget, no? Ang ginagamit ko pong camera ay ang cellphone ko lang. Yan lang ang gamit ko, Oppo A5 na cellphone. Tapos nag-download po ako ng KineMaster. And then, yan na po ako nag-i-edit sa KineMaster. Papakita ko. Yan. Mag-download po kayo ng KineMaster. Ayan. Medyo nakakalito nga lang sa pagka nakaharap ka sa camera. Nung una, hindi ko talaga alam. Kasi nasanay tayo sa pagsiselfie sa screen. Nakatingin kasi tayo sa screen. Nasanay tayo tumingin sa screen ng ating mga cellphone. So, nung una, hindi ko alam kung paano ako magbibideo eh. Kung paano, saan ako titingin. Nalilito talaga ako, no? So, ang technique pala dyan, doon ka pala magpo-focus sa camera lens ng inyong cellphone. Yan, tutok lang po kayo dyan. Upo lang po kayo sa gitna. Ayan. Kasi pag dito kayo nakatingin, tagilid, di ba? Tagilid yung mga tingin natin kapag sa screen tayo nakatingin. Kaya kailangan nakapokus po tayo sa camera lens ng ating cellphone. So, ayan. Pag sa una, medyo mahirap. Pero, practice lang po kayo humarap sa camera sa inyong cellphone. At mag-vlog kayo kahit kahit ano lang sabihin nyo, masasanay po kayo. So, ayan, sana marami kayong natutunan today, ngayong gabi. At sana nakakuha kayo ng idea. Marami pa pong darating na video. So, abangas lang kayo, guys. Marami yan. May travel, may makeup tutorial, may lifestyle, mga ganyan-ganyan. Abangan nyo lang, guys. So, yan. So, by the way, don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking video. So, thank you very much.